Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa tatlong babaeng mga influencer na pinatay ng kanilang mga kamag-anak dahil sa di umano'y pamamahiya sa kanilang sariling pamilya. Taong 2022 sa Iraq. Isang babae na mula sa Iraq ang pinatay ng sarili niyang kapatid ng taong 2022. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Eman Sami Maghid o Emma, 22 years old na mula sa Iraqi Kurdistan. Si Emma ay isang sikat na TikToker na kilala nga ng kanyang mga followers bilang Maria. Si Emma ay may higit 50,000 followers sa TikTok. Sa kanyang mga content, si Emma ay mahilig kumanta, lalo na tungkol sa mga love at relationship. Ang mga post naman sa social media ni Emma ay tungkol sa mga karapatan ng kababaihan at ang pagsalungat niya sa tradisyon ng kanilang bansa kung saan siya nagmula. Bukod pa dyan, kine-question din ni Emma sa kanyang mga video ang mga social norms o yung nakaugalian na pananamit bilang babae sa Iraq. At bilang pagprotesta nga, siya ay nagsusuot ng mga crop top at iba pang hindi konserbatibong mga damit na taliwas sa kanilang tradisyon. Makikita nga din sa post ni Emma na siya ay nagsusuot ng kwintas na krus. Sa isang pagkakataon pa nga, nakita si Emma na naninigarilyo at nagsasalita ng malakas. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga bagay na ipinagbabawal ng kanyang relihiyon. Ang pangyayari, March 6, 2022. Bandang tanghali ng araw na iyon, nakita si Emma ng kanyang 19 years old na kapatid na lalaki sa isang kalye sa Erbil. Hindi na nga sinabi ang totoong pangalan at hindi na rin inilabas ang picture ng kapatid ni Emma sa media. Pangalanan na lang natin ang lalaki na Caleb. Kinumpronta ni Caleb ang kanyang ating si Emma at nagkaroon nga ng away sa pagitan nilang dalawa. Naggalit kasi si Caleb sa mga ginagawa ni Emma na para sa kanya ay pamamahiya sa kanilang pamilya at sa kanilang kultura. Maya-maya pa ay naglabas ng baril si Caleb at binaril si Emma ng ilang beses sa kalye. Dahil nga sa tindi ng mga pinsala ay agad na namatay si Emma. Tumakas naman si Caleb matapos ang krimen. March 7, 2022, naaresto naman agad ng mga pulis si Caleb isang araw nga matapos niyang patayin ang kanyang ating si Emma. Inaresto din ang tito ni Emma dahil tinago nito si Caleb matapos niyang gawin ang krimen. Umami naman si Caleb sa kanyang mga kasalanan. Sa pahayag ni Caleb, nagawa niya umano ang krimen dahil mali at sumasalungat si Emma sa tradisyon ng kanilang pamilya dahil nga nagsusuot si Emma ng mga maikling damit. Bukod doon, hindi na daw kasi binigyan ni Emma ng kahihiyan ang kanilang pamilya at nagsusuot pa ito ng krus. Naniniwala kasi si Caleb na hindi naman nagbago ng relihiyon si Emma at nagsusuot lang ng krus bilang pamorma. Si Caleb ay kinasuhan ng murder at ikinulong pansamantala habang naghihintay ng kanyang trial. Ang pahayag naman ng nanay ni Emma, pinatay umano ni Caleb si Emma dahil nga nagsusuot siya ng mga crop top. Sinabi rin ng ina na dati nang binalaan ng kanyang anak na lalaki si Emma na huwag nang magsuot ng mga ganong klaseng damit at nagbanta nga si Caleb na papatayin niya ang sino mang magsusuot nito. September 2022, ang trial at hatol kay Caleb. Si Caleb ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Emma. At dahil dito, hinatulan si Caleb ng 15 years na pagkakulong. Samantala, marami naman sa mga followers at sumusuporta kay Emma ang hindi masaya sa naging hatol sa kanyang kapatid.
Gusto nga nilang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Caleb. Maraming mga grupo ng mga kababaihan ang kumonde na sa nangyaring pagpatay kay Emma. Ayon nga sa mga grupo, hindi mali na pinili ni Emma na lumaban para sa kanyang karapatan at kung anuman ang gusto niyang paniniwala at kultura. Ang pangalawang kwento naman ay tungkol sa isang babae ang pinatay ng kanyang kapatid din dahil sa napili naman itong trabaho. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Sidra Khalid, 21 years old na mula naman sa Pakistan. Si Sidra ay isang modelo ng isang local clothing brand at isa ding dancer o performer sa teatro. Ayon nga sa mga balita, ayaw at tutol ang pamilya ni Sidra sa kanyang mga ginagawa. Pinipilit din siya ng kanyang magulang na ihinto na ang kanyang napiling propesyon. Pero dahil nga gusto ni Sidra ang kanyang ginagawa, hindi siya nagpapigil sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Ang kapatid ni Sidra na lalaki na si Hamza ay hindi din sang-ayon sa kanyang trabahong pagsasayaw at ang kanyang pagiging modelo. Hanggang sa isang araw, nakarating kay Hamza ang isang video ni Sidra na nagsasayaw matapos itong isend ng isa nilang kamag-anak. Dahil dito, mas lalong nagalit si Hamza dahil nga tingin niya ay pinapaya ni Sidra ang kanyang pamilya dahil sa kanyang mga ginagawa. May 4, 2022 ang pangyayari. Umuwi si Sidra sa bahay ng kanyang mga magulang para sa selebrasyon ng Eid. Sa bahay, kinompronta ni Hamza si Sidra upang pahintuin na siya sa pagmamodel at pagsasayaw. Hanggang sa lumala ang pag-aaway at pagtatalo sa pagitan nga ng dalawang magkapatid. Maya-maya pa, kinuha ni Hamza ang isang baril at binaril ang kanyang kapatid na si Sidra. Agad namang namatay si Sidra dahil sa tinamo niyang mga pinsala. Wala namang ginawa ang mga magulang ni Sidra para pigilan si Hamza. Matapos nga ang ilang oras, agad namang nadakip si Hamza ng mga pulis. Umami naman sa krimen si Hamza. Ayon sa kanya, kaya niya pinatay si Sidra dahil nga ang trabaho ng kanyang kapatid ay labag sa kanilang tradisyon at paniniwala. Kinasuhan si Hamza ng murder at ikinulong. Inayos din ng mga pulis ang kaso para sa mga magulang ni Sidra dahil sa posibleng naging parte nga sila ng krimen. Pero magpahanggang ngayon ay wala nang lumabas na update sa hatol kay Hamza. Maraming grupo ang ikinagalit ang nangyari kay Sidra. Ayon sa kanila, panahon na para bigyan ng kalayaan ang mga babae sa kung ano ang gusto nilang gawin at huwag na silang ikulong sa pamantayan ng kanilang tradisyon o paniniwala. Sa pangalawang kwento naman, isang sikat na YouTuber ang pinatay ng sarili niyang tatay dahil sa pag-alis sa kanilang bansa. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Tiba Al-Ali o Ali, 22 years old. Ipinanganak ng taong 2000 si Alice sa Iraq. Taong 2017, nagpunta ang pamilya ni Alice sa Turkey para magbakasyon at siya ay 17 years old pa lamang noon. Nang sila ay uuwi na sa Iraq, hindi na sumama si Ali at nagpaiwan sa Turkey para dun na permanenteng tumira. Kasama ni Alice sa Turkey ang kanyang fiancé na isang Syrian national. At taong 2017, sinimula ni Ali ang kanyang YouTube channel. Si Ali ay may 34,000 subscriber noon sa kanyang YouTube account. Ang kanyang mga content ay tungkol sa araw-araw niyang buhay, pagme-makeup at sa pagiging malaya niya sa paggawa nga ng kanyang mga gusto. Pero sa ngayon po ay wala nang lamang mga video ang YouTube account ni Ali. Ang buong pamilya ni Ali, lalo na ang tatay niya si Tayyip, ay hindi masaya na umalis na siya sa Iraq. Bukod doon, tutol din si Tayyip sa pagpapakasal ni Ali sa kanyang boyfriend. Para kasi sa kanila,
Nagbibigay ng kahiyan ang ginagawa ni Ali na pagva-vlog at pagtira kasama ang lalaking hindi naman niya asawa. Ang pangyayari, January 30, 2023. Bumalik sa Iraq si Ali para manood ng isang laro sa Arabian Gulf Cup. May naging usapan pala si Ali at ang kanyang nanay na magkikita sila sa bahay ng isang kaibigan. Kaya bago ang laro, dumaan muna siya sa nasabing bahay. Pero nagulat na lang si Ali na nando doon ang kanyang buong pamilya. Ayon sa mga balita, puwersahang pinainom si Ali ng isang gamot para siya ay makatulog. Pagkatapos ay dinala si Ali papunta sa bahay nga ng kanyang pamilya. Nang malaman ng mga kaibigan ni Ali ang nangyari sa kanya, tumawag sila ng mga pulis para nga humingi ng tulong. Nang araw din na iyon, sinubukan ng mga pulis na mamagitan kay Ali at sa kanyang mga kamag-anak para nga resolbahin ang issue sa loob ng kanilang pamilya. Pero hindi pumayag ang pamilya ni Ali na makialam ang mga otoridad. January 31, 2023. Umaga nga ng araw na iyon ay nagising si Ali at nag-usap sila ng kanyang tatay. Sinabi ni Tayyip sa kanyang anak na umuwi na ito sa kanila at hiwalayan ang kanyang fiancé. Pero hindi sumang-ayon si Ali sa gustong mangyari ng kanyang tatay. Kaya nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Muli na naman pinainom si Ali ng gamot dahilan nga para makatulog na naman siya ulit. Habang tulog si Ali ay sinakal siya ng kanyang tatay na si Tayyip at makalipas lang ang ilang sandali ay namatay si Ali. Nang sumunod na araw, sumuko naman si Tayyip sa mga pulis at inamin nga ang krimen na kanyang nagawa. Ayon kay Tayyip, pinatay niya ang sarili niyang anak para mawala ang kahihiyang idinudulot ni Ali sa kanilang pamilya. Kinulong naman si Tayyip at kinasuhan ng murder. Pero matapos ang ilang buwan, April 2023, hindi napatunayan sa korte na plinano ni Tayyip ang nangyaring pagpatay kay Ali. Kaya naman, nahatulan lamang ng 6 na buwan na pagkakulong si Tayyip para sa pagpatay kay Ali. Itinuturing kasi ng korte na ang ginawa ni Tayyip ay hindi niya sinasadya. Ayon kasi sa batas ng Iraq, pwedeng maging katwiran ng sospek na kaya niya nagawa ang pagpatay ay dahil prinubok siya ng biktima. Dahil dito, pwedeng mabigyan ng mababang hatol ng judge ang isang sospek. Samantala, nagdulot naman ng galit sa mga kababaihan ng Iraq at sa mga aktivistang grupo para sa karapatan ng kababaihan sa buong mundo ang nangyari kay Ali. Maraming mga babae at grupo ang nagrally matapos nga ang kanyang pagkamatay. Nagprotesta din sila sa mababang hatol na nakuha ni Tayyip at hindi sa makataong batas. Ayon sa mga grupo, ang batas na iyon ay hindi nagbibigay ng proteksyon para sa mga kababaihan at batang babae. Marami ang naniniwalang dapat mahinto na ang batas na iyon na tungkol sa mga kababaihan dahil nga naaabuso lang ito ng maraming tao. Ayon pa sa leader ng isang activist group, ang batas na iyon ay pinagpapatibay lang ang ideya na ang babaeng biktima ang siyang may kasalanan sa sarili niyang kamatayan. Nang dahil lamang sa inaakala nilang gumagawa ito ng mali o nakakahiya para sa kanilang pamilya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!